Hey, what's up mga pre? It's me, Dung Ayan TV, and welcome back dito sa ating YouTube channel. So, for today's video nga mga pre, ang pag-uusapan natin dito is isang free-to-play, play-to-earn nga siya dito mga pre, no? So, dito nga tayo sa kanilang main website, itong Clash Moon mga pre, no? So, once na pumasok po tayo at mag-register tayo dito mga pre, ay meron tayong makukuha na mga heroes. So, hindi pa siya NFT dito mga preks, kailangan pa natin dito ipa-level up yung ating mga heroes. At once na ma-reach na natin yung SR mga pre or SSR is magiging NFT na nga daw siya dito. So bago tayo magpatuloy dito sa ating pag-uusapan mga pre, kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel mga pre, ay huwag kalimutang mag-click subscribe and click the notification bell para ma-update at ma-aware kayo sa mga panibagong i-upload na naman nating video. So, dito nga sa Clash Moon mga pre, ang lilikumin natin or iipunin is itong token torch mga pre. So, sa ngayon nga mga pre, ang torch token po is nasa 2.21 at listed na po ito dito sa CoinGecko. So, marami po tayong pwedeng laruin dito mga pre, like fishing. So, magkakatch po tayo ng mga isda dito mga pre at pwede nga natin dito ibinta once na marami na po tayong nakuhang mga isda dito. Yung mga isda na ating malilikom or makukuha dito mga pre ay pwede po nating iswap into torch token mga pre. So, torch swap mga pre is meron siyang 0.002 sa 15 centimeter na isda dito. So, itong blue tang pala mga pre, makakuha tayo ng blue tang nasa 0.0110 torch token. And the next mga pre, makakuha tayo ng torch token dito sa paglalaro sa champion. Once na nakapaglaro tayo dito mga pre at aabot tayo sa pinakamataas na ranking is meron po tayong reward dito. So dito nga mga pre ay meron silang total prize money 191,790 torch token mga pre. So malaki po yung kanilang prize pool dito. So dito nga sa arena mga pre ay meron lang po tayong 0.36 na reward sa beginner mga pre, no? Beginner pa lang yung ating malalaro dito kasi hindi pa tayo nakapag-level up. And then dito mga pre, kailangan po natin ng 0.20 para makapag-battle tayo dito. At meron tayong kikitain nga na rewards na 0.36. So kailangan lang po natin mag-ipon ng torch token dito mga pre para makapag-summon tayo at madagdagan yung ating mga nakuhang NFT dito. Kasi kailangan po natin magparami ng NFT dito or hero mga pre para makapag-participate tayo at madami tayong magamit dito sa fishing at farming mga pre. At dito naman sa Galactic Shot mga pre ay isa po siyang rocket launcher mga pre. So mayroon tayong max dito na taya mga pre, nasa 2.4 mga pre, pwede nyo po yung itaya. And then once na natapos na mga pre, pwede nyo pong mag-participate dito. So click po natin yung participate mga pre at mababawasan na naman ng 2.4 yung ating balance. Once na nagsimula na po siya mga pre, ay tataas yan. It depends sa inyo kung gusto nyo nang mag-escape dito mga pre. Kung kikita na nga ba tayo dito. So labas na natin mga pre. So meron po tayong kinita dito na 4.367. So nadagdagan na yung ating balance dito mga pre. So ganun lang naman kadali. Kung kayo po ay maswerte pong maglalaro dito, is malaki po yung kikitain natin dito. So meron din tayong mga reward dito sa daily quest mga pre at mga quest mga pre, no? It depends sa inyo kung ano yung matatapos natin dito. Everyday mga pre, pwede na po natin kunin to kapag complete na natin yung ating mga task at quest dito. So kung paano naman siya laruin dito mga pre is click lang po natin tong arena and then battle po natin siya mga pre, no? Ganito lang naman siya mga pre, hayaan nyo lang siya dito. At merong auto battle dito mga pre. Pwede nyo i-click yung auto battle para automatic na po siyang mag-a-attack sa mga kalaban natin dito. At wait na lang natin tatapusin mga pre kung tayo ay mananalo nga ba dito sa fight na to or battle na to mga pre. So dito mga pre sa hero ko is meron lang po akong isang rare dito. Ang lahat naman ng mga NFT ko dito or hero is nasa normal pa lang. So, hindi pa talaga siya NFT dito mga pre, no?
So once po na free to play lang po yung gagamitin natin dito mga pre, is limited lang po yung makukuha po nating reward. So ganun naman talaga pag free to play mga pre. Hindi talaga natin maka-access at hindi natin makukuha yung ating gustong reward dito. At it depends mga pre kung pwede nga ba tayong mag-withdraw dito kapag free lang yung ginamit natin. So ayun, at lost nga tayo. Talo tayo dito mga pre, and then back to lobby lang tayo. And then dito mga pre, meron pong referral dito na nagaganap mga pre. So fishing effect is 100% po daw yung makukuha nating reward. So recommender mga pre is meron lang po tayong 30 maximum na pwede nating i-invite dito. So ilalagay ko naman yung important details, lalo na itong ating at lalo na itong referral link natin mga pre doon sa description box. Nasa sa inyo na kung gusto nyo itong laruing free to play na to mga pre, ay walang problema. Always lang do your own research para meron naman tayong idea. Baka gusto nung bumili dito ng NFT nila mga pre, is nasa sa inyo na po yan mga pre. Wala na po ang hawak. Ito lang po akin is nagbibigay lang po tayo ng idea kung ano nga ba yung pwede nating laruin na mga free to play NFT game. So dito nga sa summon mga pre, ay pwede nga tayong mag-summon dito, assemble pieces. So kailangan po natin ng 50 dito mga pre. And then pwede tayong mag-advance summon na meron ng 200 torch token ang kailangan natin dito. So 75% po dito mga pre is itong rare, 8% po yung S, at then SR is 1.75%. And then yung SSR mga pre, pinakamalakas na nilang NFT dito is nasa 0.3% lang. And then dito sa regular summon mga pre is pwede tayong makakuha ng 93% na normal na NFT dito or yung heroes mga pre. At itong rare nga mga pre is nasa 6.8%. And then yung S mga pre is nasa 0.2% lang yung chance na ating makukuha dito. So yung guild naman dito mga pre is coming soon pa siya. At dito nga sa kanilang wallet mga pre, ang makikita po natin, withdrawal is temporary and available pa siya until the game is stabilized. So will take about 1 or 2 months nga siya dito bago po tayo makapag-withdraw. So it depends pa sa kanila mga pre kung bubuksan na nga ba nito yung kanilang withdrawal function. So, pwede din tayo dito others, mabibinta po din natin yung class mo natin dito, gears, others, at torch. So, yung torch token nga nila ngayon mga pre is nasa 2.21, at makikita po natin dito mga pre is tumaas na po to dito, no? Nasa 0.06 na nga tong una mga pre, pinakamataas niya dito. So, hindi pa natin alam mga pre kung tataas or babagsak na nga ba itong token nila. Nakikita naman natin na dun siya sa taas galing, baka soon kapag nag-bullrun na is tataas din tong token nila. And then mga pre, gagamitin po nating wallet dito is itong Xcra wallet. So dito nga natin makikita yung lahat ng ating token. Dito po natin makita yung total balance kung meron naman tayong balance dito na mga token. So yun lang naman yung ating pag-uusapan dito mga pre. Isang quick review lang dito sa Class Moon. Kung papasok po kayo dito mga pre, is nasa sa inyo na po yan. So dito ko muna to tatapusin itong video na to mga pre, at magkakaroon pa din tayo ng update soon kung meron ng mga pagbabago dito sa kanilang games. So mga pre, kung gusto nyo sumali sa mga pa-event natin at giveaways, ay pumasok lang po kayo dun sa ating. Dito ko lang to tatapusin itong video na to mga pre. It's me, Dung Ayan TV, and out! Kakaistok sa mga babae na ikita mo sa TikTok, FB, Insta, Tinder at Twitter. So, med nowadays, bakit daming bitter?